Ang ating panahon po ay kumikilala kay St. Francis bilang patron ng ecology o ng creation. Ito po ay nagsimula sapagkat merong canticle of creation na sinasabing isinulat ni St. Francis. Pero sa loob po ng almost 800 years, ay hindi talaga itinuring si St. Francis na patron ng ecology. Sapagkat mas kilala po si St. Francis bilang isang Kristiyano na nagdala ng stigmata. Ang stigmata po ay mga sugat ni Jesus. At ito ay hindi masyadong alam ng ating mga pangkaraniwang kasalukuyang Katoliko. Si San Francisco po ang isa sa mga unang Katoliko na nasugatan sa kamay, sa tagiliran at sa dalawang paa, alaala ng sugat ng ating Panginoong Hesukristo. At yung sugat ni San Francisco ang pinagmumulan ng kanyang kabanalan. Ano ang tatlong aral ng sugat ni San Francisco? Ang una, tandaan natin, lahat tayo masusugatan. Hindi ka pwedeng mamatay nang hindi ka nasusugatan. Hindi ka pwedeng magtapos ng buhay mo dito sa mundo na flawless ka. Sapagkat ang buhay ay hindi champion ng flawless. Ang buhay ay paramihan ng sugat na naghilom. First lesson, all of us will get wounded. There is no way you cannot. Kapag hindi ka nasugatan, ibig sabihin, hindi ka nagmamahal. At kung hindi ka nagmamahal, humihinga ka pa, patay ka na. If you refuse to love, you are dead. But if you choose to love, you will live. Ang pangalawang aral ng sugat ni San Francisco ay kahit ikaw ay sugatan, wala kang karapatang mangsugat ng iba. Tiisin mo yan. Huwag kang manugat ng iba. Huwag kang maghanap ng damay. Yung sugat mo, huwag mong ipasa sa iba. Ang pangatlong aral ng kanyang sugat ay ang lahat ng sugat kayang pagalingin ng sugat ni Jesus. All wounds can be healed by the wounds of Jesus. Balikan natin ang tatlong aral ng sugat. Una, all of us are wounded. Pangalawa, you have no right to wound others. At pangatlo, only Jesus can heal our wounds by the power of His wounds. Kapag tinignan natin itong tatlong aral na ito, maiintindihan natin yung buhay ni San Francisco. Una, all of us are wounded. At dahil all of us are wounded, anong kailangan? Tapang. Hindi mo tatakasan ang sugat, hindi ka magrereklamo sa sugat, hindi ka maghahanap ng maginhawang buhay sapagkat walang kabanalan para sa duwag. There is no holiness. There is no discipleship. There is no real Christianity for cowards. It is not only liars who go to hell. Cowards also go to hell. And people who refuse to make a stand, people who run away from pain and the cross, will not be able to see God face to face. Pangalawang aral, sugatan ka, pero wala kang karapatang mansugat ng iba. At doon pumapasok yung peace spirituality ni St. Francis. Na kahit ako ay sugatan, hindi ako
maninira, hindi ako magmumura, hindi ako papatay, hindi ako mananakit ng kahit sino. That is where peace begins. Peace is not a matter of negotiation. Peace is not a matter of compromise. Peace is not just a matter of seeking the middle ground. Peace is being ready to suffer for those who are persecuting you. Peace is being ready to suffer for those who cause you the wounds. That is where peace begins. It is not pacifism. It is the spirituality of Christ who said, Father, forgive them. They do not know what they are doing. At ang huli, only God can heal all wounds by the power of the wounds of Jesus. At kaya hanggang ngayon, nakikinabang tayo kay St. Francis sapagkat alam natin, only in the Lord can we find what we are looking for. Totoo, magtatanim tayo. Totoo, ipagtatanggol natin ang kapaligiran. Totoo, ipagtatanggol natin ang nilikha ng Diyos. Subalit, tandaan natin, hindi tayo UN agency. Hindi tayo DENR. Hindi tayo DSWD. Tayo ay Kristiyano. Ang pinagmumulan ng ating pagtatanggol sa kalikasan ay sapagkat inutusan tayo ng Diyos. Hindi lang tayo ang sugatan. May sugat din ang mga puno. May sugat din ang dagat at ilog. May sugat din ang ating hangin. At tayo ang sumugat sa nilikha ng Diyos. Sa araw na ito, hindi lang tayo nangangako magtatanggol. Sana mangako rin tayong sang nilikha, hindi na kita susugatan. Wala tayong karapatang mansugat ng iba, gaano man kalalim ang sugat na dinadala mo. All of us are wounded. Do not be afraid. Take courage. No one has a right to wound. Make peace. Only Jesus can heal our wounds. There can be no peace without prayer. There can be no peace without God.